Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sallam bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihi al-azim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. يجعل الله سبحانه وتعالى أهيس شرنته ويا مرتيا nasun bukano ko Islam sa kalamunang wanyan. Waliru uruti so pangararan o syaitan. Maka akan o syaitan. Dia buka ayat na din kaya ayat at tumatusin tanong imaanaan tanong na ayaw matatamusin na pwede yung umuti so matatumano ako pa okay natutunin huwag ninyong sundin ang mga yapa ni Satanas. Huwag ninyong sundin ang mga yapa ni Satanas. Maaari naman sabihin niya mo, subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong sundin si Satanas. Kasi yun naman talaga ibig sabihin nun eh. Pero, nilagyan niya mo, subhanahu wa ta'ala, ng mga yapa. Dahil si Satanas ay hindi na sasabihin sa atin na huwag ka magkasal, huwag ka mag-ayuno, huwag kang sumunod sa mga kagustuhan ng mga magpapagulang mo, huwag ka magsaka, hindi gagawin ni Satanas. Pero alam na alam ni Satanas na ito ay hindi gagawin ng isang pananampalataya. Kaya, ang ginagawa ni Satanas, step by step, paunti-unti niya tayo pinukuha. Kapag hindi ka niya makayang udyukan, gumawa ng masama, ang gagawin niya sa'yo ay dadagdagan niya yung mga pagsamba mo. Kasi yung kanila kukuha. Halimbawa, sabihin natin na tayo ay nagtatarawin na may titra ka, may sakura ka, may mga naman sinasabi na ang mga apo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi ng 100 raka. At iisipin natin, doon na lang tayo sa 100 raka. Kasi mas marami yun. Kung ikukumpara sa 8 at 20, doon pa kukunin ni Satanas. Dahil hindi magpapawa si Satanas, dagdag yan. Dagdag. Dinadagdagan niya. Kaya sabi niya, mawas sa muna ang Diyos. Yung mga taong mga ganun, after na maudyugan ni Satanas, ang inisip niya, mabuti ang kanilang mga ginagawa. Dahil doon, wala yung sila sa tawba, yung sila mga kapag-tawba. Dahil ang akala talaga nila, mabuti yung kanilang mga ginagawa. Isang paraan yun ni Satanas. Si Al-Hafid, anak ni Al-Juzi, sinabi niya, Allah, lahat ng taktika, pamaparaan ni Satanas. Dahil ang gusto lang naman ni Satanas sa atin, gumawa ng masama. Yung mga iniutos sa iyo, ibinubulong sa iyo ni Satanas na mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na ininagdag mo sa tamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga gawain na yun ay siya ang dahilan na hindi natin kasi siya. Ngayon,
Al-Juzi ang lahat ng kasalanan sa buhay niya. Nare-release natin, nakikita natin, ginagawa natin ay ang original niya na yung kasalanan. Lahat ang makikita natin, umiinom ng anak, kumapatay, nakikiapin, nagbibinta ng ano, ng masama, lahat yan ay ang original niya na itatlo. Una, Al-Gifar. Ang Gifar ay tinatawag natin. Binibigyan natin ng ibig sabihin na siguro 99% sa mga Muslim ay sinasabi na pagmamataas. Gifar. Ngunit, ang ibig sabihin ng Gifar ay patarol hap huwag ang tindas. Ang ibig sabihin daw ng Gifar para nagtunyan natin ng maayon ay yung hindi pagtanggap ng katotohanan. Yung katotohanan na pagbibig tinanggap ng tao at ang tao ay minamaliit ang kapwa niya tao ng tindas. Minamaliit, inusulto ang nilalain ang kapwa niya tao, ang tao ang tukol ay iba, kasama yung sa iba. Pangalawa, ang health, ang pagiging sakit. Ang health, ang pagiging sakit. Hindi ipapunan. Sakit. Kung ano man ang meron siya, hindi siya kontento. Dapat ba bumagyo? Yun ang pangalawang taktika ni Satanas para makagawa ng masama. Pagkatito ay ang tinatawag na al-hasad, yung hindi. Tatlo yun. Ang una po ay ang kumpan. Ang Kipar ay ipinanganak niya ang Kufa. Ang Kipar ay ipinanganak niya ang Kufa. Ang pagmamataas ay ipinanganak niya ang pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Hers ay ipinanganak niya ang lahat ng gawain masama na nakikita natin sa ibabaw ng ulo ito, ang pagkakasal. Ang Al-Hasad ay ipinanganak niya ang hindi pagiging matakaruman. Ang Al-Hasad. Paano po natin ito ay papaliwanan na Al-Hasad ay ipinanganak niya ang doon? Ang pagsuway. Kaya po, sinabi ka ba? وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sa panahon ng sabihin ng iyong Panginoon Muhammad sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Magpatira pa kayo kay Adan para sa akin, para kay Allah. Nagpatira pa ang mga anghel, nagsujud ang mga anghel. Maliban lamang kay Iblis. Maliban lamang kay Iblis. Anong ginawa ni Iblis? Aba, umayaw. Wastakbara at nang mataas. Dahil doon, waka na minal kyanin. Siya ay napasama sa mga taong mga upang sa ibig sumway sa mga. May matatanggaan ba ako habang pinapakinggan ninyo ang ating mga ulama, pinapakinggan ninyo ang ating mga ulama, pinapakinggan ninyo ang mga bata sa kayo at usyan ninyo na napangalawang kasalanan
tapos din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag si Azazil, kasi ang pangalan ng tunay Iblis ay si Azazil. Mayroon nasasabi na mga ibang riwaya na siya ang Haris, ang tawag sa kanya ay Haris. Pero Azazil ang pangalan niya sa langit. Tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, maliban lamang kay Iblis. Anong sabihin ng Iblis? Ang ibig sabihin ng Iblis na katangian ni Azazil ay sitaw. Ibig sabihin haram, hadlang. Si Iblis ay hadlang. Hadlang sa lahat ng ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haram sa lahat ng katotohanan para sa religion Islam. Malayo siya sa awal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapaano ka na? Itinuro sa iyo ni Allah ang magdasal. Hindi ka naman nagdadasal. Minsan nagdadasal ka lang sa Friday. Hindi anong tawag sa iyo? Kalahating Iblis. Itinuro sa iyo, may pera ka, may kayamanan ka, magbigay ka ng zaka, hindi ka nagbibigay ng zaka. May pera ka, may kayamanan ka, nararapat siya pumunta ng Hajj, hindi ka nag-Hajj. Ilan, daan, libo ang mga ipinatutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ilan ang natutupad mo at ilan ang sinusunod mo? Maaari bang sabihin natin na ito ay sobra pa sa Iblis? At tatanggapin mo na ikaw ay sobra pa sa Iblis? Siguro hindi mangyayari yun. Dahil ang tao mapakuluan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, laluman yabula, mandaraya at mangmang ang tao. Ngayon, alam mo natin, dito po natin makikita kung hanggang saan ang pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan kapag namatay ang anak ng tao, umiiyak, sumisigaw, bakit ang anak ko, bakit ginawa ko, bakit hindi ako, bakit siya ganoon? Ang sama-sama niyang tao, dapat ang namatay ang kanyang anak. Ibig sabihin siya ito, subhanahu wa ta'ala, yung mga taruman. At ikaw ang mga taruman. Alis ang mga ubiyah kami hakim. Di ba si Allah ang hakim, ang judge ng lahat ng humahatol sa ibang mga mundo? Ano nangyari kay Luis? Nagkasala. E si Adan at si Eva ay nagkasala rin. Kasi ang sabi niya po, subhanahu wa ta'ala, la takraba hagibis syajarata patakunan niya at malimin. Huwag kayong lumapit Adan at Eva sa puno. Dahil kapag mangyari ito, kayo ay mapapasama sa mga malilito. Di nagkasala si Adan. Kasi nagkasala rin siya. Nagkasala rin si Iblis. Di ba sabihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala Rahim, sabihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay si Nabiya wa kulli ibadil ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin na sumubra ang kanilang mga ginagawang masama, ay papatawarin ko ang lahat ng masama. Wala po silang mawalaan ng pag-asa sa awal ni Allah dahil mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Bakit hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis? Ngunit pinatawad niya si Adam alayhis salam at ang kanilang anak. Nang ito'y magkasala si Adan at si Eva, dahil kumain na nga sila sa bunga ng puno, naturang puno.
Anong sabi niya mo sa mga nangarap sa kanila? Wala na rahuma alam anhap ma tilpumus syajarata wa kullakuma inna syaitana lakuma adumubi. Tinawag silang dalawa ng kanilang Panginoon. Sino? Si Adam at si Eve. Diba ika ay ipinabawal ko sa inyo lumapit sa kumulian. At sinabi ko rin sa inyo, sinabi ko rin sa inyo na si Satanas ay kalaban ninyong malinaw. Bakit ganyan ito? Bakit ninyo ako sinuwali? Anong sinabuti Adam? Matangat kanyang asawa. Sumagot si Adam at si Eva. Sabi nila, nasa Quran lahat ito, Rabbana, zalamna, anfusana, wa illan taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Panginoon namin, nadaya namin ang aming sarili. Hindi sinabi, nadaya kami ng Iblis kasi. Nadaya kami. Dinaya kami ng aming sarili. Sinong dumaya sa kanila? Ang kanilang kagustuhan. Kasi yun ang ginagawa. Magiging kalaban mo ang kagustuhan ng iyong sarili. Dinaya namin ang aming sarili. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana kapag hindi mo kami pinatawad ang Panginoon at hindi ka maawa sa amin kapag hindi mo kami pinatawad at hindi lang sa tawad at hindi ka maawa sa amin lanakunan na minal kasiri na sigurado kami ay mapapasama sa mga kaawa-awa sa kabilang buhay o sa mga taong tanggan sa araw ng pagkuhan. Dahil doon, di ba sinabi natin si Allah, Ghafurur Rahim, mapagtawad at maawain si Allah subhanahu wa ta'ala, fatalaqa Adamu mi Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Nakatanggap ng mga pananalita si Adan at ang kanyang asawa kung papaano sila mananalangin. Ito'y puro na sa atin. Turong na sa atin ito, ang panalangin na ito, na lagi tayo humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ito ay matanggap ni Adam ang mga ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na dapat niyang sabihin, fataba alay, pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nalito ka? Oo nga. Kasi yung mga kaibigan ko, nasisisihin ka? Sisihin mo ang sarili mo. Huwag mong ipagbintang ang mga ginawa mong masama dahil sa kapwa mo tao. Kapag may ginawa ka pang masama at naniniwala ka na yun ay ujuk ni Satanas, sinisisi mo ba si Satanas? Pero ang mga may mga pananampalataya, sinasabi nila, niya kontrol ako ang iyong Satan. Mini para ako Satan, na kontrol ako ni Satanas. Alam nila yun. Dahil yung kasi, wala silang sinisisi ng kapwa nila tao. Pinatawad niya Allah subhanahu wa ta'ala si Adan at si Eva at hinihiling po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin din po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Lumakot po tayo kay Iblis. Inanong ni Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis kasi nagkasala tulad ni Adan at si Eva. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtuhu biyadayya. Qal ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis,
tanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang humadlang sa iyo? Humingi sa iyo na utusan kita at sabihin ko sa iyo na magpatira pa ka, magsujud ka kay Adam. Ano sagot ni Iblis? Ana khairum minhu. Ako ay mas mainam kay ni Adam. Ya Allah, magkakamali ka. Paano mo? Ako utusan magsujud kay Adam. Hindi mo maalam, nanilikha mo ako. Tinuturuan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo maalam, nilikha mo ako sa apoy. At si Adan ay umilikha mo sa usap ko. Sasabihin ba ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad kita, Iblis, kahit mismo ikaw na na sinasaliban minsan ni Iblis ay hindi mo kayang sabihin na dapat patawarin niya mo subhanahu wa ta'ala si Iblis. Dahil doon, anong isinagot niya mo subhanahu wa ta'ala kay Iblis? La amlaan na jahannam na minka wa minatabaka minmu ajmahin. Ipupuno ko kayo sa impyerno, ikaw at kung sino man ang sumunod sa inyo na kasama sa aking mga alipin. Lahat kayo, ipupuro kayo sa inyo. Anong sabi ni Iblis? Satan, Iblis, la ugyan na hu ajmahin. Hinigawin ko sila lahat illa ibada. Anong sabihin mo? Bakit umurong ka doon? Magiging puno kita ba kapag maidikit ka sa kanya? O kapag siya naman ang naidikit sa iyo, magiging mayaman siya? Anong sabi ng lalaki? Wallahi ya Rasulullah, ahatiin ko ang lahat ng kayamanan ko ng dalawang hati at ibibigay ko sa kapatid ko ang isang hati. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, narinig ko yun. Sabi niya sa kumulit, narinig ko yun. Sabi ng kumulit, wallahi ya Rasulullah, hindi ko tatanggapin. Hindi mo tatanggapin. Bakit? Baka mapunta sa akin siya ang magbibigya sa ilan na ako ay magiging mapagmataas sa ating buhay. Kaya iwasan natin ang tinatawag na tibang. Pumunta tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay tinatawag na ang kasakiman. Ang pagiging sakim, buti gumaranawa, di ka naging mapunod. Niyakala lakad na inunga. Nasoka na inunga, nabuso. Kasakiman, niyang gulo lang kung Adam, abuso, hawa. At iya sa bapan sa tiyan na iran si Ikusunga. Nabubird na ini, amay kas, pinggulaw lang na ini. O, nabubird din ay kada utamo ka ka. Nakadaan sa baraka, nabuto ka. Si Ikuyamanan niya na andal ka. Eman na rin pag nila yung wakabuntaw, kasulitin niya. Nabuto din na yung mga kaya pakalalan yung kalukaw. Huwag na amay din ka, malakos na amay, amay ka. Tuloy-tuloy na yun ang katamog yan, napapakaya sa Allah kung saan na katamog yan sa baraka. Mami ka rin kataw, malay takong na. Kaya, kaya arong ano na gawin niya kukli ka, kaya arong na gawin ka malay na baraka. Una, niya nga niyo so ada magusto iba, kasi yakin niya hawa, si kusurga, sabab sa niya ang pati na kakil puno. Peter okiran Allah wa kulla ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan hajjuki ituma wa la takraba hadihi syajarata fatakuna min al-zalimin. Peter o amini ibu Allah tu Adam amsu Hawa abalin kano si iku surga
ng ula-ulaan yung sulang-ulang mga nakabaya iyo. Di ka nukong ganabag, di yung kailangan sa hindi ka mabalog sa riski, sa San Langon. Nasisika nung kusun ka. Na, baka nung ubay sa din na iya kayo. Ano na niya so ayan? At ipapa na inibigay kiran sulang-ulang mga nakayo. Hindi bukay kiran sulang ulang wana unga lang wanta manu pa makatabok na hindi bukay kiran sulang tabok sa dunia naba ano siya yung ubo hindi na naki ulaw Allah paparangay niyan prosedur Allah subhanahu wa ta'ala kanan yun din sulang ulang wana sapo baka yung kasabog inuman yun din sulang ulang wana panging inuman baka inuman sa makabro ini pumil na lang. Sa ikukian na niyan ko adam na tama ni Manto, nagagamit na nga ng pag-usap na niyan mong masipos kaya nung ko amin. Mangurit niya. Wah. Na. Niya masyara niyo din na tigiyo. Tigiyo iblis ah. Di man na rin na na kayo. Nasa jaratul hud. Ay man nasa jaratul hud na kayo. Ay man na niyan na tayo sa gayon na andi kapatakan yun na di kalupatan. Kebiran yun ay kapatay nyo. Oh. Papa na kaya. Na. Andin na kaya tingwimisi kapakakan yusan na may baloy kang mapalaikat. Ano nyo ito mo? Nambaloy kang kaya mga niya na mapalaikat. Ah. Siguro na. Yan ay patanwa na bagusong kawa at kinisa parang kira nun. Hindi naman nag-reaktyon na yung magdala pa sa buong na matanan. Kung nalilipatan ka yung tamang interes yan, baka mo na rin pang mapipitin, hindi ka tutulang yung kasi interes yan. Helmut ka yung interes yan. Yun din. Kaya kasi usunog ka din. Ha? Kaya lipatan, wala ba gusto hawa? Kung yan sira nun. So kaya kanira nun, natingwan mo ako subawan na watala, ulah bitumin hajamiya, hawa ka nung surga. Saka ke rumah yang kayong dalawa at si iblis umalis kayo. Bumaba kayo sa rumah. Kulnah bitu min hajami ang faimayaki ang namung min Yehuda korantam Yehuda ya pala kau pun alin walau yahtayon. Baba kado ulupa na amay tamaka talimumar kado so toro anakan na antai mamunot ko toro anakan na ketoro na antai munot si iko kena ubah ko toroan katoroan iblis napag pula siya ng Jeremias. Naman din man ang yan. Yan na di kakumlutaw. Pag tingin niya na yan, huwag na kasi natin yan. Ah, niya, binasan niya niya. Eh, yun ko. Ha? Namiya ka na kasi natin niya. Niya. Kaya muralan ako. At ipitaron niya rin, Allah. Siya ko kakumbuno o mga mangawa kailan buwani at yung Allah latak tuluo latak tulao ladakong khasyatan nila nahnu narujuku umuan yato ini wakil pun bunga so mangawa tayo sabab busa karena kiyo si iko kapo kubri kasi kami iblis kirkano na busa kami iblis kikiran kenapa seka. Kau nak bukulah wakil matai, nami aku nak mengawata kena. Pila kata wari, mi aku ilu aku boi. Asum mengawata yang nami beli kena yang mana dia nama ngalai kada tu. Lalu dah kau matai, di sini beli yang ngalai kada tu. Nah. Ayat teru naki amala inga. Nagiyang koto adi yuk. Yung binti sapat sa kanya kung ano ang mayroon siya. Wanto na yan na nagkat ah. Dali ko buwan. Bigagan mo ang sa fortune yan. Kaya kala yan sa kamok ah. So kaya kaya nagyong sa fortune yan. Kaya panahon na. Panahon na kaya kapag ako ako sa kwan. Mas sobra na kwan. Sa kanya. Terak saya, wah, kumu aku sa Mercedes, kumu aku sa Indubuyu. Napi aku angkau tu. Lama nari? Dia dah ya, kapan diserap? Nenung, sini tak nunggu.
Nagbuo siya kapag-israp si isa ko. Pero Allah, inna Allah la yuhibbul musrifin. Dito mo ba yan o Allah so di mag-israp? Dito mo ba kapatid nila? Natigman Allah, isa ayat yan, inna mubadirina ikhwan as-shayatin. Mata na so dito mo ba tabir na pag-ariw. Shaitan. Ako na yung video ano, israp ang tabir. Ay pitero, na di ka bubayaan mo Allah, so di ka buwa ka. Di mo ito ang israp, na di ang kuto, at narata ka, na siyubra ang nakapar. Ay mana niya, na yung wakino magkakapi, na isa siya ka baso, na tingkan na kaya, pakatlawa ka na kaya, pakapatanga, pakalima ka, butan ka, sa nga ba, mana, sumagod siya na may numiran. Nato na miyaso. Na miyaso miyagan na israp ko. Yuti di kebebayaan Allah. Nah israf itu. Yuti mana israf? Anda telah kapur junior nanti kan dia nak lagi main lagi. Kau akan nanti sama kami sini. Jangan kau mengakuan. Israf itu. Nah itu kebebayaan Allah. Kena umar kau tu kebebayaan Allah. Okey nama yang kami akan tahu kan aku akan kisah sutra. Jelaskan dia pun tak kehilangan kau. Wah. Dia tu israf. Ayat mana mengambil? Nagi yang kutuan itu buah kar si iko haram. Pide buah kar si iko haram. Mata mo tang dalang apake ni mo apake ni apa nang? Makita na berkia, ati na nang. Eh napakan buo usay na sakit mana sate ako. Nah, sama no to lagi ang buta ko dikak lagi kasan ko ko mana re. Oa. Na kami ye diu to. Diu to papa kai no agama. Lagi di tabir. Pagari ko setan. Hindi nga dito buwa ka. Gito eh. Gito yung video ng israf ako yung matang yan. Na, tapyo, wakulukul iya ka, basta kung mahal ka rin yan. Basta kiro, yung matuwa ka rin. Pusa, repentung kaki karo mama. Pagi ada nang sini.
pagi. Ya, sok akhiran lah. Ngayon, dia sih lupa kapisah. Lagiin, macam mana ada pikiran. Eh, mata lagi, agianan na puso ka na, mata tapu di susi. Nakuha ko. Kuha ka dia ganun na si. Agianan na nakasiin na, hindi na kaya na kapukin yan. Ayaw pa na maroon na pa kung bakano na tigil na. Kaya kaya niya kasisi ka, at hindi ko ako si maa na watala na kaya niya na wala ko na pinggan pagkamatiya. Wa iyakum bil hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulul narul haqab. Mata-mata na tigil Allah. Masuk sa Allah salam, apakah wakil ini kakawatan ini? So kasiin. Tapi sumara tak sifat lagi niya kasih. Gasak tanah mga meranau ka. Ano niya, kaya girong mo na, maka lagi kasi aja na namasin, may nitabun ka, detagin nung mabing sa skin niya ka na namasin. Wah. Mata-mataan na sumasi. Ipapatan niyo sumasi, kamata-mataan na sumasi. Napukin niyan sa mga pipiya ang mga galibot pa. O lagi, o kapto na, wapoy si ito itabun. Ay dapat ka. Oh, balita ng Allah, hindi ay talong, ato siya, na mamahala, na kakawatan ng talong. Rila ang talong, si ko mga, ato siya talong, boy, na mong kakamitin na ang talong, ato yung mga wala, pagigyan ng talong, yung talong, na ato yung talong, kaya ni, asap talong, hindi nyo na magre-re, boy. Para mo kumot o niya sa dinla ko sa amin niya rin ang alam. Mahuma sihla na yun na yung dagin mo isma ko ang ringa. Wasihla na telefonan na pipiha ang mga ringa. Huwag ka ng hayat at zero tanda na pipiha ng kayo. Huwag ka ng